nag-comment doon sa YouTube ngayon kasi nga syempre hindi siya makapag-type tapos hindi rin makapagsalita masyado. So yung mga nag-message, tinatry ko rin sagutin yung mga iba. Kaya lang, ayun nga, medyo nahihirapan pa siya eh. So ito siya. Nawala na yung anesthesia. Wala na kasi yung anesthesia. Simula kanina umaga yan, ganyan na yan eh, no? Sakit. Tapos nag-try siyang uminom ng tubig. May mga straw dito. So, nung nag-straw siya. Yun. Kasi nga, yung explain natin ng konti. Nung inoperahan siya, meron siyang tube na parang ini-intubate sila. Para, ano yan, parang measures, para emergency measures nila. So, ayun. Nagkaroon siguro, nagkaroon ng ano yan, mga laceration sa loob yun, ano. Mga sugat. Kasi nakadapa siya nung inooperahan siya. So, naipit. Hindi naman kagaya ng mga naka, ano na, normal na higa lang. Nakaangat yung tube. So, yun. Kaya pag lumulunok siya, sumasakit, tas naapektuhan yung nasasamid siya. Pag nasamid na siya, yun na. Sumasakit na yung batok niya doon sa may tahe. Sa tahe ba sumasakit? Parang napupunit daw yung tahe. Kaya yun. Hindi pa masyado yun, ano. Ngayon talaga yun, tsaka lalo na bukas. Tulog ka na, pahinga ka na. Daan-daan lang kasi. Kanina, pinaglakad din siya. Baka na-stress ka rin ng konti dun. No? Hindi, pinaglakad ka sa hagdan, di ba? Naanto ka na. Yellow. Ah. Ito yung in-advise nung ano namin eh. Nung nurse. Kumuha raw siya ng mga yelo para gagawin niya ano, parang pampamanhid. Tapos pag natunaw, na ano rin yung uhaw niya. Kanina kasi sinamid siya eh. Yung pigil na samid, kaya sobrang sakit. Buti na lang ano, yung dami rin palang mga nurse dyan. Naglalakad-lakad. Kaya pag isang pindot lang nitong control, yan lahat yung ano, control dito eh, mga aparato eh. Punta agad sila. Very responsive naman sila kung ano yung gusto ng pasyente. Binibigay ka agad nila. Yan yung update namin sa kanya. Within 3 days pa siguro, 3 to 4 days pa siguro. Ayaw mo na. Nilalamig ka na. 3 to 4 days siguro bago kami makalabas dito. Tsaga-tsaga lang muna. So, yun lang yung update muna natin. Buting at medyo nakakaupo na siya. Wala na siya yung oxygen. Wala ng IV. Yun, normal naman na. Masakit na lang talaga. Tsaka yung sinaksak sa kanya kanina na ano, na pang palabnaw ng dugo. Anong tawag doon, dear? Paano alam mo ito? Pagtanggal ang blood. Mga blood clot. Tsaka ito, tinanggal na rin sa kanya itong pang massage na ito eh. So, yun. Unti-unti na nilang ginagawa siyang independent para makalabas na rin kaagad. Iisa ko na siya. Ready to go na. Tsura ko diba? Pagkasensya niya po, pagkanya mo siya po eh. Medyo nakakapagsalita na siya ng maayos ngayon. Talaga yung ulo ko na lang. Pero mas makapalit na yung ako sa ipapagsabahan. Mas magpagkaroon. Update namin kayo mamaya.
Sakit pa rin ang kanyang tahe. Pero maraming salamat kayo sa ano, prayers na napakarami ano, nag-message, nag-comment. Yun ang importante. Recovery na lang. Mag-take a while pa, pero at least makaka-uwi na ako. Sana makalabas na ngayon. Ready to go na. Inaayos na lang yung mga ano. Mas gusto ko rin sa bahay. Hindi talaga ako makapahinga dito. Total sabi nila, okay naman lahat na ng vitals ko. Sumasakit lang ang likod ko kasi yung kama. Hirap. So yun. Waiting na lang kami ng mga paperworks. Kita ba yung decision sa liban? Hindi. Medyo. Hindi, yung pinaka... Tatanggalin rin yung gasa ngayon. Oo, tatanggalin yung gasa. Pwede na lang ako marito. Choy! Inutusan namin bumili ng pagkain dahil walang parking doon. Naglakad na lang. Tapos sobrang windy ngayon. Yung weather, o. Tinan nyo yung parang balon ng ano na yun. Yung parang lantern. Chinese lantern. Lost na ano. Yan. Ito yung park na pinunta namin na nakaraan eh. Kadugtong yan. Yeah. Ito yung pasahero ko ngayon. Ma'am, saan po tayo ngayon, ma'am? Hindi ka makatingin. Hindi niya magigalaw yung ano niya, yung ganito niya kasi ano, yung sahi niya sa mismong gitna, di ba? So, yun. Napansin kong kain ng atin nung simula nung kahapon. Yun pa. Kasi mga pinapakain dun. Ano yung pinakain dun nung nakaraan? Parang... mga pinamayang matigas, hindi ko malamang. Matitigas. Tsaka ano, tsaka parang hindi appetizing kaya lalong nawawalan siya na ng appetite. So ngayon. Sabi, hirap na akong lumapan eh. Ngayon, siguro gupit-gupit na lang yung noodles para makain. Yun, yun ang aming gagawin ngayon. Pupersa kasi yung sa likod pag lumulunod. Ang dami na Po. Po City. Po City ba yan? Pa City? Pa City. Ayun. Ayun po. Gusto niya pa. Ayan, yung happy. Saka yung mga bumati sa akin ng happy birthday. Hinahanda ako sa birthday. Tsaka, ito yung regalo ko sa birthday. Ito, itong nakabilaw na to. Bawi na lang ako susunod na birthday na wala akong ano eh. Hindi tapos naman, bumalik ko nung card nung nakaraan. Dapat susulatan. Hindi ko na nasulatan. Ang dalawang bata, sabi ko bigay nyo sa birthday yung daddy. Binigay nga. Binigay, hindi ko pa nasulatan. Sabi ko, wala pa sulat yan. Talaga. Minsan dumadating talaga yung ano natin eh, yung mga problema sa buhay na hindi mo inaasahan. Masakit lang talaga. Kaya lang talagang pinilit ko lang din ang makawik kasi mas makapagpahinga ako sa bahay. Yan. Sana... Ang doktor yung big surgery yan. Big surgery. Kaya umang pwersa yan. Big surgery tsaka big birthday na yan.
birthday 40th. Ko, tsaka birthday niya. Yun yung ano, life begins at 40. Halfway na tayo sa buhay. Ano yung regalo sa akin? Big 40. Yan. Pero ganun pa man eh, talagang parte ng ano yan, ng pagsubok. Si Ate Carol na may procedure pa, dumang pa sa akin. Eh. Oo, si Ate Carol meron siyang ano ngayon, angiogram, kanina umaga. Kaya pala akala ko, sabi ko, wag nate. Di, punta ako dyan. Wag nate kasi, maabala ka pa. Hindi niya naman, hindi ko naman natandaan na meron nga pa ng procedure. Nauro ng 13. Yun, kaya nung ano. Thank you sa lahat ng dumalaw. Maraming salamat talaga sa inyo. Sa mga dumalaw. Dami nang nagdasal. Hindi na namin na isama sa vlog yung mga dumalaw. Kasi ano lang eh, saglitan lang eh. Masikip kasi yung ano yung room. Kaya paano, komportable na. Komportable siya. Makorte kasi ng kama, nahihirapan ako. Ayan. Masaya ako na sabi ko nga kahit na wala akong birthday gift, maiuwi ko lang ng maayos at magaling na tong asawa ko, okay na ako, masaya na ako. Tagal din ang procedure, limang oras din inabot yung surgery. Titiisin ko lahat ng ano. Nakakaawa nga kasi hindi siya nakakatulog, yung tulog niya. Nakakatulog siya pero hirap na hirap siya sa pwesto niya, nakayok-yok lang siya sa problema yun. Ganun talagang... Kaya nga sabi ko sa kanya, kung mag-stay pa ako ng another night sa bahay na siya matulog, okay lang naman pa ako. Hindi, doon pa rin ako matutulog. Iba kasi yung pag ano, yung nurse eh, tatawagin mo pa o tatanungin ka, hindi ka nga makapagsalita. Kasi meron siyang parang mic, may remote control ng lahat ng mga gadgets doon sa loob ng room. Nando doon sa remote na yung pati TV. So doon ka lang pipindutin mo lang, sasabihin mo, ano, how can I help you, sasabihin mo ano, nung nurse. Eh, ano nga yung lalamunan niya, di ba? Medyo hirap siya magsalita. Kaya sabi ko, oh, na lang pag may kailangan. Eh, bukod sa magayon lalamunan ko, magayon dila. Na ipit siya nung intube. Pero nawala-wala na eh. Medyo nag-subside. Nung unang araw, talagang parang likod ng pagong yung dila mo eh. Ang laki. Kasi nga yung pressure na nakadapa ako ng 5 oras, just imagine. Kaya nga eh. So sabi ko, malagpasan lang namin to. Hindi naman ako ano, masyadong religious na tao, pero syempre, alam ko, mayroong Diyos na nakikinig sa mga dasal natin kahit mga simpleng bagay. Tsaka hindi ka naman laging humihiling, di ba? Lagi ako nagpapasalamat sa mga natatanggap namin, pero yung paghiling mo ng minsanan, yun, pinagbigyan niya naman ako. Hindi lang naman ako yung nagdasal nun eh, pati kayo, pati yung mga kamag-anak namin, pati yung mga maraming salamat sa inyo. Tingnan namin ma-reply ni isa-isa kasi sobrang dami. Ay nako. Kaya nga kagabi, dun lang siya nag-ano, mag-reply. Nakakatulog na ako, ako yung nagre-reply ng dalawang last vlog eh. Dalawang isa't kalahati, parang gano'n. Medyo matagal lang pa bago talaga ako mga ano. Pero i-update namin kayo lagi doon sa ano, sa mga vlog namin. Yan. Sa may kilos ko lang itong leg ko ng maayos. Okay na. Tapos may mga follow-up, check-up na lang. Yan na, si Tabak Jay. Waiting. So yan, nagugutom na talaga siya. Ito simula ko yung sagamot. Sagamot yan. Tsaka yung hindi ka nakakain na maayos eh. Kaya yeah, magpapakainin natin na maayos to. Isip mo wala ako. Birthday ko eh. Kaya lahat ng gusto mong kainin, ibili natin. Dapat yung gusto mo. Pag uwi mo mamaya, isesettle muna natin. Higaan mo doon. Tapos, kakain muna tayo. Tapos, isesettle. Sa alis kami, alis muna ako. Bibili ko yung mga prutas na kailangan mo. Hi guys. Ayan. Uwi lang namin. Kain na kami eh. Yung first meal niya rito. Ano tayo yung po. Nahirapan siya mamaya. Pero ginupit-gupit na namin. Pero ginugupit-gupit niya pa rin. Kasi wala mas masabit sa ano. Sa lalamunan. Yan. Kain tayo guys. Yan. Yan.
Sweet ni Bonsoy, ah. Ayan, ah. Binili niya para sa mami niya. Adir. Ayan, no flower para sa si Tabatchoy. Para gumaling na. Ayan. Pumili na ta. Sa pina-over. Blue. Blue, blue. Thank you na. Lagay mo nila sa base para hindi malanta ka agad. Oh, pag na nakibunso ba? Wala kayo kinikita eh. Tulog na siya. Patulog na. Medyo comfy na siya dito kumpara doon. Doon, di ka makatagilid eh. Sobrang liit ng kama. Tapos, pag gumalaw ka, gumagalaw din yung kama. Pag tumagilid ka, nakabaloktok na gusto yung mga tubo. Medyo nakakurb na ganun yung kama kasi sa likod dito. At least pantay. So, yun. Medyo kumikirot daw eh. Ano yung binigay la sa kanya for 5 days na pain reliever. Parang 4 days na. 4 days, Kasi nga, uminom ka na kakain na dun eh. Included na yung ngayon. So, yun yung ano niya. Nakaalala sa Bonsoy ah. Wait naman yung mga Tabatchoy natin eh. Kahit ganun. Kahit mga simpleng ganyan yun eh. Nakakatawa na. Yan. Tulong sila rito eh. Ayan. Ayan, lalo na sa aking mahal na asawa. Hindi ako makapwesto at ako eh, laging nasa tabi niya eh. Kahit nahirap na hirap na matulog doon, sinamahan pa rin. Eh, yung paghihirap ko, kaperanggot lang doon sa dinanas mo, kaya kulang pa yan. Iyak ka yata, dir eh. Ah, na-touch ka. Naiyak siya, natouch siya kay Tabatchoy. Siyempre. Mahal na mahal ka namin eh. Kaya hindi ka namin papabayaan. Tayong apat na nga lang dito eh. Mawawala pa kami sa tabi mo. Kaya kahit na mawalan ako ng trabaho, hindi kita papabayaan. Kahit birthday mo, ano dapat ka nag-celebrate? Eh, birthday ko, birthday mo. Mas importante yung kalusugan mo. Yung birthday ni next year o next week, pwede natin celebrate yan. Or next month. Walang ano yun, walang halaga sa akin yun. So, hindi pa ako nagbe-birthday. 46 pa rin ako. Dumas ko na. Bukas na ako malibid yun. Hindi naman kailangan mabango ko eh. Ang dami ito yung hindi, may mga sugat siya doon sa ibang part na ano eh. Kasi baka yung ano, pagkakahigaan niya. Naka-staple nga eh. Tinatanggal nga kanina eh. Naano ako eh. Yung isang pagkaka-staple, ang tagal niya na tanggal. Yung napangiwi ka. Yan. Tsaka yung nurse namin, Pilipina rin. Nakaraan puti. Si MM. Sana hindi ka magalit nang binlag ka namin. Masyadong mabait sila na ako. Sobrang babait. Talagang isang tawag mo lang. Nandoon na kagad. Abot ang ng tubig. Ganyan. Lahat. Lahat ng mga kailangan mo. Gamot. Sa bagay. Talagang ganun ang trabaho ng nurse eh. Kahit naman sa Pilipinas na ano ko rin naman yun. Kaya lang sa Pilipinas kasi parang ano. Parang yung mga doktor yung mahirap hanapin. Hindi yung mga nurse. Yung nurse na doon lang din. Yung mga doktor. Sa bagay, yung doktor dito. Hindi rin. Yung mga galang dito na galang. Ayun. Pahinga ka na. Maya magigising ito at iinom ka ng gamot. Surprise ako yung German eh. Kahit nga ako, nagulat din eh. Sabi naman eh. Niisip ko na yun eh. Kaya lang sabi ko, paano ko pepeso eh. Antok na ako, napapagod na rin ako, tapos sino mag-aalala sa'yo dito?
Sabi ko, ayaw na, pag ano na lang. Ngayon na, tumingin ako ng bulaklak doon sa ano eh. Okay ba? Sa shallow eh. Puro halaman yun nandun doon. Sabi ko, naku. Pag-aasikaso mo lang eh. Sobra-sobra na eh. Oo. Sige na, pahinga ka na. Okay. Good morning, guys. Ito na yung pasyente natin. Nag-aalmasal na siya. It's 10 o'clock. Kami ko na lang turo. Lagi ko na lang tuk. Eh, syempre, yung katawan mo naghahanap ng ano eh. Nang dandan. Sabi ko, gusto ko nang maligo. Maya, maya. Lalagkit na yung pakaramdam ko. Tanghali. After ng breakfast, papaligo ako kita. Kamagalala. Tumitindi yung sakit eh. Tumitindi ba? Mm. Hindi siya, ano, pawala. Progressing ba? Or ano? Sabi nga, no nurse, rate the pain from 1 to 10. Ano? Ayaw ko sabihin yun. Mahirap i-describe. Mahirap i-describe. Ganun din yung sagot nyo sa nurse eh. Mahirap i-describe. Pero nag-rate ka nun ah. Adaya ka. Nag-rate ko ah, pero mahirap talaga. Upo. Medyo hindi niya maigalaw yung ano niya, yung leg niya eh. Kaya kailangan ko i-exercise pero ngayon medyo ano na yung salita ko. Medyo ngayon parang kalang puro sino yung dila akong kasakit. Gusto mo na pang mumog, meron niya kami na antiseptic yun. Yun ang breakfast. Coffee niya at kopi ko. Pero yun sa kanya yung kopi ko. Tapos croissant tsaka baguettes. Plus ano to? Smackers. Alam ko sa Pilipinas maraming smackers eh, sa Magic Cards. Tsaka itong Laughing Cow cheese. Ayan. Yan ang lalagay namin na toppings dyan. Habang nanonood siya nung last vlog namin kasi hindi niya na rin masyadong matandaan yung iba dyan eh. Siya lahat nagbablog niya. Oo, ako na nagbablog niya. Ayan siya. Kain na. Wasted na pamumukha ako. Mamaya papaligo ko nga ta. Pakita natin kung before and after natin dyan. Ayun, bobo digan-digan na. Ang dami bobo ang dago. Kaso hindi pwedeng ano yun, basain eh. Light lang ipagkakalig. Light lang. Kasi pwedeng maging source of infection yun or ano eh. Kaya ka lang. Make sure na laging dry yung soap. Sobrang dry naman dito sa Alberta. Kaya hindi ka mag-worry na. Hindi ka gaya sa Pilipinas. Makata mo, nagtutubig ka agad. Papawis. Dito laging dry eh. So, kain muna tayo. Tapos na siyang maligo ang baby. Powder tsaka cologne. Powder tsaka cologne, dear. So, ha? Teka, saan yung gusto ko na? Ano nga itong sukuin na ito? Imo ka muna kaya. Dandahan na. Tanggal ba yung mga dugo? Hindi. Parang may ano yun eh. Siguro doon sa pagkakahiga lang ko yan. Hindi ba masakit yan? Medyo masakit na eh. Eh, sugat yun. Siguro nalalabang ka nung inaano ka. Sobra. Wow, ang ganda naman ng estudyante ko. Yung mga kapatawaan, sis. Nakakatawa ko na naman ako. Medyo hindi sa likod, paano? Natatakot ako eh. So, matakot. Masabi siya huwag ka matakot pag nandito ako. Tingin ka sa camera. Wow, ganda naman! Hello. Huwag na nga. Lotion na lang sa kamay. Dry na dry yung kamay ko. Tulong tayo. Oh, I'm paying off my lotion.
Dehydrated na dehydrated at ako eh. Minum ko kasi maraming tubig, sabi nga ng nurse eh. Sobrang dry na. Dahil tinanggal na yung ID mo eh. Dapat talaga yun. Sobrang dry na ako may... So nilagyan natin siya ng bangko doon, tsaka sinabon siya, parang baby. Hindi ka na pinakita kasi. Sabi ko, kaya ko naman maligo, hirap lang ako yung buko ko, ayaw na. Mamaya, madulas ka pa doon eh. Lalo pong nagkano ako loko na. At least na halfway there na tayo eh. Hindi naman, medyo mukha ng sari-sariwa, kaya lang yung mukha ko. Hindi ko pa talaga may galaw ng maayos. Pero sabi ng doctor, i-exercise ko lang na i-move unti-unti. Ay, no. Ha? Medyo gulo-gulo. Pero yung likod, hindi ba nabasa? Hindi, no. Kaya sabi nung ano, make sure lang na dry. Dry na dry talaga. I-blower kaya natin. Pwede lang naman i-blower natin. Kaya alam ba kung matangahan yung... sugat. Sugat eh. Yun, sugat yun. Ako na sila rin. Tuyo naman. Kasi nung sinashower siya na medyo nakaganyan yung kamay ko, sinashower ko siyang ganun. Kasi lagkita na talaga eh. Ganyan, ayaw nga bumula eh. Paano, ilang araw kong dinaligo, di ba? Ganyan, ginawa niya pang salami niya. Ang dami, ang lagas na buhok. Ganyan, fresh na siya. May bibisita rin kasi. Sabi nga niya, huwag na muna ako maligo. Sabi ko, hindi ko na kaya ka. Parang nilalagkit na yung pakaramdam ko. Dapat kasi muna, hindi ikaw muna tumanggap ng ano. Nang bisita. Ayoko naman nandito lagi sa taas, naiinip ako. At saka sumasakit yung likod ko pag ano. Lagi na. Parang simula pag uwi kahapon, tulog ako ng tulog eh. Nakita, pakita mo ba yung stitch mo? Ewan ko, makikita ba? Makikita. No. Tingnan niyo yung stitch ko. Hindi ba kasi nakita eh. Ito ka lang. Ayan siya. So, mula doon hanggang dito. Yan o. So, mga 3-inch. Yun yan. Ganun kalaki yung inano sa kanya. Tingnan ko na lang. There. Yan. Yan na siya. Katatapos lang. Nanonood kami. Katatapos lang namin mag-lunch. Ito na pakita nyo na ata ito. Ibigay ni Jermaine. Ayan yung bigay ni Jermaine kagabi. Medyo na-close ka kapag sumalamig sa labas. Kaya hindi na kulay. Ito bigay ni ano ito eh. Inalmusal na nga namin ito eh. Naalmusal na namin yung the rest niyan. Thank you. Muffins na lang. Kasi ito padala bigay ni Ate Carol ito. Ito bigay ni... Kuye, ngayon lang. Kado-doorbell lang. Kapagal lang. Maganda. Get well soon. Get naman yan. May carry pray for Peter Corwin. Good health onward. Sending you warm hugs and positive thoughts. Love, Ate Wendy and Kuya Eric. Yeah. Thank you. Yeah. Dapat nga hindi na nagpadala eh. Nakakaano rin. Yung mga dasal lang nyo, tsaka yung... Prayers lang. Sobrang thankful na. Yeah. Medyo mas okay na yung pakaramdam ko. May kirot pa lang pero... Thank you. Nakakatuha naman. Salamat ng marami. Yun yung masarap na bulaklak. Kakainin mo na lang. Bulaklak na nakakain na. Edible siya. Kala ko na mali na ang ano eh. Nang doorbell kasi. Kasi may bibisita sila Ate Cristel. Si Ron. Kaya akala niya andyan na sakto mag-alas stress. Ito pala yung bigyan niya Ate Wendy. Maraming salamat. Ito sa niya Ate Wendy. Yan. Sa mga nagbibigay pa, salamat din. Yan. Mamaya, tingnan natin sila Ron pagdating. Mm-mm. Sama rin natin sila Rita. Hi, Chloe! Yan, mga bisita namin. Bisita namin. Hi! Hi! Yan, dinalaw nila si Ana si Carla. Yan, si Ron. Thanks sa pagdalaw. Yung mga dala pa silang pagkain. Ito galing kay Ate Wendy. Tapos ito galing sa kanila yan. Yung Wendy yung nag-tattoo mo ba? Nag-tattoo sa ano niya, kilay niya. Yan. Happy, happy siya. May bisita. Bisita. Nakabala ka. Kakachika-chika. Yan. Sobrang thankful kami. Ayan.
bigay ni Ate Cristel. Cristel tsaka ni Ron. Tapos itong yung bigay ni Ate Wendy, kinain na namin. Sakto yan. Ang ganda nito, no? Ang lambot eh. Magagamit ko yan sa gabi. Pag-upo niya, yan. Kainan kami kanina dun. Ayun yung bigay ni Ate Wendy na prutas. Nilanta ka namin, pero ang dami pa rin. Yan. Oh, ito na yung mga dalari si Ate Cristel na ano eh. Ayun nga yung regalo niya ron nung birthday ko. Pag-birthday tabi ko lang yun. Tsaka so, yung talk daw. Ah, talk sa'yo. Yan. Talk daw tsaka ano. Ito sa'yo. Sobrang nang thoughtful, pang dami naman. Sobrang nga eh. Sa mga ano na to eh, pang medical na yan, pang paligo. Gamitin mo to. Gamit sa hospital. Oh, labas mo. Araw-araw gamit. Thank you. No need naman na magdala pag bumisita. Sabi ko nga ano eh. Mabisita nyo lang si Carla. Masaya na siya kasi medyo naiinip siya rito. Yan, nalulungkot. Nandis. Tsaka mas ano, mas okay ako ng ganitong nakaupo. Kasi sa nakahiga, ano? Pag nakahiga, sakit. Kasi napipress. Hindi ka nga uminom ng gamot na naman. 6 o'clock, 8 o'clock na. Kainom ka na ng dalawa. Kaya ko naman tisin yung sakit. Kaya ko muna mag-iing. Sabagay. Mas maaaring kasi yung... Nakasabi nga ni Ron kasi ano eh, HCAC Ron. So emergency rin siya nag-work. Sabi niya malakas nga daw yung klase ng gamot na ibinigay sa akin. Maantokin ka rin. Kaya siya ay laging inaantok eh. Mami, which is yun. Mami, ano before matulog para masarap yung tulog ko din. Let's see.